So what's up guys, this is Urban Ride PH and welcome to another episode of my vlog. So as you all know, medyo nagkaroon tayo ng mga backlog sa mga video. So itong video na to is yung talagang long-term review nung MGZS style natin. So actually itong next video is 8 months na siya dito, pero ngayon more than a year na talaga siya. So long-term review siya. Matagalan lang bago ko i-upload. So ngayon, i-upload ko na. So, gagawin natin, hatin natin yung segments, pros and cons. So, yun. Yung i-share ko yung mga pros and cons nung MGZS style. Pero sobrang sulit talaga, guys. Talaga, guys. For less than 1 million, may sobrang sulit na kotse na sobrang elegant pa. And so far, we haven't had any issues with it. So, yun. I hope you enjoy. Peace! So yun guys, ito na yung MGZS style natin after 8 months. So, ayan siya. Walk around lang ulit. Ayan. Siyempre, pinaghandaan ko to, nilinisang humuna yung kotse bago ko i-vlog, diba? Nakakahiya naman kung i-ano ko na madungis. Pero ayan, ayan pa rin siya. Actually, kunwari lang siyang ano, pero may mga hidden scratches na rin yan. Marami na rin siyang malilit na gasgas. Siyempre, hindi mo naman may iwasan yan. Lalo na itim. Ang hirap i-maintain ng itim. So, yun. Let's start this vlog with the cons. So, ano yung mga napansin ko dito sa sasakyan na to na ayaw ko? Okay. So, unang-unang ayaw ko is ito. Yan guys, pinsin nyo tong ano, wiper. Kasi usually, nanggaling ako sa mga old school na kotse. Itong wiper na to, tingnan nyo. Pag magka-car wash, ilang beses na ako nadali dito. Hindi mo siya pwedeng, ano. Pag yun lang ito, tatama siya dun sa hood. Actually, may mga gasgas na yan dito. Dito. May mga gasgas na siya. Kasi may parang mode to, na pwede mo siyang pag car wash, aangat to. Tsuk! Tapos i-flip mo na siya pataas. Minsan kasi nakakalimutan ko nakataas pa siya. Inoon ko. So, pak! Magagalaw na siya. So, tumatama dito. Although, hindi lang ako sanay. Pero, ewan ko. Sana maganda sana yung hindi na siya yung tumatama dito sa hood. Yung rekta taas na lang. Although, hindi naman siya big deal sa akin. Pero, yun. Ayoko lang talaga. Ang hirap. Diba? So yun. Yun yung una kong napansin dito sa kotse na to na naayaw ko. Next naman, ang napansin ko sa kanya, hirap kasi ipakita ngayon dito. Diba? Try natin siyang i-connect yung battery. So pag inon mo siya, yun yung headlight niya. Ayan yung day, ano tawag doon? Daytime running light. Yun. Pero pag, kumbaga diba, ayan, naka-on siya. Ganyan siya pag naka-on. Pero pag in-on mo pa yung pinaka-headlight niya, parang ang bagal mag-on. Tapos ang bagal rin mag-off. Parang ang tagal. Ewan ko, siguro mga 1 second. O minsan kasi yung iba, pag on mo, bukas agad eh. Ewan ko lang, yun lang yung napansin ko. Parang ito may lag siya ng konti. Hindi ko maka... Ang hirap kasi maipakita kasi wala akong... taga cameraman, pero yun yung isa ko napansin, pero yan oh. Pogi ng ano niyan, guys. Pogi nung daytime running light, 'di ba? Ang dami nagtataka na akala nila naka-on yung headlight, hindi nila alam talagang pag naka-on yung kotse, automatic na yan. Kumbaga, safety feature na rin yan na mas visible ka sa daan. So yun. Sobrang bilis na vlog lang to. Actually, yun lang, yun yung pangalawang napansin ko. Patayin natin sa yung battery. Ang next kong napansin sa kanya in terms of sa dito sa outside looks, ano pa ba? Actually yun lang sa likod eh. Ay sa harap, sa outside looks pala. So yun. Let's go to the performance of the car. Sa outside yun lang talaga napansin ko guys. Kasi tiyan mo, magiging choosy ka pa ba? Ang pogi. Guys, ang pogi nitong kotse na to.
pag pumapasok ako, pag pupunta akong site, akala nila executive ako yun. Akala nila ako may ahi ng kumpanya. Pagdala ko to. Kasi pogi eh. Oh. Hindi siya nagyayabang ha, pero yun, pogi talaga siya. Sobrang elegant ng look. Kasi hindi ako sanay sa ganyang elegante. Medyo rugged tayo eh, di ba? So, yun. Sa outside looks, yun lang yung napansin ko. And when it comes to the performance of the car, kasi itong, hindi na ako magiging technical dito sa engine niya. Kasi hindi naman ako ganung ka-expert in terms of engine, the engine. Kasi ito, 1.5 liter naturally aspirated siya na engine. So, 4-speed automatic. Yung naturally aspirated, hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. Research ko na lang after nitong vlog. So, kung alam nyo, comment down below. So, yun. Pagdating ng, di ba, kumbaga, from stop to go, pag mag-accelerate ka, medyo hindi siya torquey eh. Medyo mabagal yung acceleration ng itong ZS sa una. Pero when it comes to the mid-RPM going 2,500 RPM, dun pa lang siya mag-shift going to the next gear. Medyo yun, pag-shift niya, medyo nakukuha niya na yung speed niya. Actually, napansin ko lang to nung hindi pa, nung sobrang bago pa lang ng kotse. Kasi, tapos na to sa break-in period. Parang nung una, nagtataka ko, ba't ang bagal? Kasi parang maiilang ka mag-overtake. So, nung medyo tumagal, after nung first PMS, parang mas naging swabe na yung engine niya. Pero yun lang yung talaga napansin ko nung una, ang bagal nung acceleration niya. Although, it's okay for me kasi hindi naman ako mabilis magpatakbo. Ang pinaka-ano ko lang is wag yung tipong yung sasingitan na, di ba? Medyo mag-aalangan ka. Kasi tayo, nanggaling tayo sa manual transmission, yung Pajero, tapos bigla tayong automatic. Although, nagdadrive na ako ng automatic before, pero, ewan ko, parang nabibitin. Pero ngayon, yun nga, medyo tapos na siya sa break-in period. Kumbaga bumuka na yung, parang nag-ano na yung makina. Nag-settle down na, di ba? Kasi yung break-in period, dun mo malalaman pa lang eh. Parang hindi pa siya masyadong condition, kumbaga. So ngayon, yung after yung break-in period, actually ano pa lang to eh, 4,000 pa lang yung tinatakbo yung odometer niya. Pero so far, yun yung napansin ko, medyo mabagal yung acceleration niya. Although it's not really a big deal for me. Ewan ko, depende kasi yan sa pagdadrive natin, sa driving style natin lahat. So ako, medyo chill lang naman ako. So I don't really care if it's yung acceleration, hindi ganun kabilis. As long as it takes me from point A to point B, diba? Yun yung ano lang natin. Simple lang nga eh. Kung, diba nga, kung mas mabagal ka, mas mapapansin yung kapogi anong kotse, diba? So, yun ang third na napansin ko. The next thing na aking napansin is, actually yun lang ata eh. Ano pa ba dito sa loob? Let's go inside. Yun. Boom. Ayan. Linis, no? So, syempre, bagong linis eh. So, when it comes to the brand na napansin ko, if you're really, why I won't buy this car, kung isa sa mga reasons kung bakit hindi ko bibilihin. Actually, binili ko to. Kasi isa to sa mga choice namin. Actually, hindi. Nahuli na pala to. Ang pinaka-choice talaga namin is yung Toyota Rush. Pero medyo pricey kasi siya eh. Pero when it comes to the, bigla lang namin nakita to sa net tong MG. I'm not really familiar with the brand at first. So, nag-research kami ang asawa ko. Ayan. MG. British brand siya. Pero ngayon kasi, ang may-ari na sa kanya is yung Syke. Ayan, nakalagay dito yung pangalan mo. Syke, yan. Syke. Kita ba? Kita eh. Pero Syke Motors eh. It's from China. So, it's from China, guys. So, ano ba yung typical na interpretation ng tao pag galing China, di ba? Ang typical interpretation ng tao
pagkain China is cheap, madaling masira, etc., etc. Yun. So, I won't go into deep with regards to that. Pero, yun, syempre may discrimination. So, isa yun sa mga reasons kung ako papipiliin kung bakit hindi ko bibiliin. Kasi, yun, may discrimination. And with regards to that, parang, syempre, bago pa yung brand, yung after sales or yung availability ng mga parts, yung mga consumables, yung oil filter, air filter, fuel filter, yung mga bagay na yun. Kumbaga, pag nasiraan ka, saan ka makahanap ng parts, di ba? Kasi hindi kagaya ng Toyota, yung Wigo, Vios, kahit sa Antalyer, meron yan eh. Pero, dito kasi sa brand na to, we're still unsure, di ba? Pero ako, I took the risk kasi wala naman akong pakialam sa brand or whatever. Kasi, I hope wag ako mabash. Kasi, hindi naman ganun ka-stupid yung mga manufacturers na gagawa ng kotse na lemon, di ba? Kumbaga, quality check to. And, for me, this is still a British brand. Pero, binili lang ng Chinese company. So, yung pagka-British niya, pagka-European car niya, nandun pa rin. Ayan, no? Diba? Pogi niya, eh. So, yun, if you're really, yun, baka maapektuhan ka na ganun, if you're really concerned with the after sales or after yung mga parts, para mapanatag yung loob nyo, I would rather choose the other brands, the top 4 brands. And, yun nga, lahat naman ng kotse kasi, guys, may ano yun, eh. May kanya-kanyang, ang tawag doon? Nothing's perfect. So, nakagamit na rin ako ng mga top 4 brands. My parents' car, may Nissan Patrol, Nissan Navara, nagka-Mazda kami, ganun. Basta, yung Pajero, di ba? Walang perfect. May talagang masisira at masisira dyan. Depende lang talaga sa atin kung paano natin alagaan yung kotse, guys. Di ba? So far, kaya ako, todo alaga ako dito sa kotse natin. Kasi, yun, syempre, investment to eh. Kaya yan, nililinis-linis ko yan. Gusto ko lagi malinis yung kotse. So, yun. Hindi ko napapabaan yun dun sa part na yun. Pero if you're really concerned of the, yun, sa after sales, ganun, I would not really buy this car. Okay? So, yun. Balik na tayo sa ano. Punta na tayo sa pros, guys. Sa pros. Sa pros ng kotse. So, lalabas ulit tayo. Medyo nahiya lang ako sa eh. Nasa ano eh. Nakakaya mag-vlog. Hindi pa rin sanay. So, number one pros. Ay, pron. Pros. Number one pros getting this car. Tingnan mo pa lang siya. Yan. Titingnan mo pa lang siya. For just 860 plus thousand pesos. Merong ka na niyan. Diba? Merong ka na niyan. Hindi to yung pinaka top of the line nila. Pero merong ka na niyan. Titiga mo pa lang siya, guys. Diba? Lalo na yan, no? Headlight, diba? Pogi. Lalo na pagtitignan mo pa yan, no? Yung boom. Diba yung logo, ang laki. Talagang sobrang elegant niya. Tapos yung curves. Ano? Talagang European na European. Pwede mong itabi sa X5 o X7 ng BMW yan. Diba? Although mukha talaga siyang CX5 ng Mazda, pero pogi for less than 1 million pesos, diba? So, may ganyan ka na for less than 1 million pesos. Mas gusto ko tong style kasi kahit yung mugs na style, mas gusto ko siya. Mas trip ko siya kaysa dun sa Alpha. So, kasi talagang simple lang. So, yan, diba? Yun yung una kong, ano, kaya ako kinonsider na bilhin to. Meron ka na yan, no? Sobrang pogi, guys. And, for the 8 months na gamit ko siya, wala akong nahitang problema sa kanya. As in, hindi sa, ano ah, binubuhat ko yung brand or whatever. Ito, honest review to. Wala, as in wala. Sobrang smooth. Smooth ng takbo niya. Sobrang smooth. Okay talaga. Okay.
So, yun yung isa, yun, dami na akong binigay na pros kung bakit ko siya bibilin. And next, pati yung loob. Ayan, oh. Diba? For the, this is not really the base variant, pero all leather na yan, guys. Pati sa likod. Leather seats na yan. Yan, all leather yan. Kahit yung sa likod. Ayan, oh. Pasensya na, may mga gamit ng bata. So, ayan. Diba? Leather na yan, guys. Diba? Ayan. Yung iba, ibang base variant ng ibang brand, hindi ka makakakuha ng ganyan. Hindi ka makakuha ng all leather. Ang ano lang dito sa stylist, wala siya nung screen. Ah, excuse me. Ang tawag doon yung screen, parang LCD screen dito. Pero I really don't need that kasi basta sa akin may sounds, okay na ako. Tsaka minsan kasi pag yung may screen, medyo nahihilang ako eh. So hindi ako makapag-focus sa pagdadrive. And ang wala lang dito sa stylist yung mga buttons dito. But it's okay. I like yung minimalist lang. Kahit sa motor natin, minimalist tayo sa kotse, minimalist din tayo. So yan, oh. Ganda pa ng aircon. Aircon vents. Yan, oh. So hindi ka mag-aalala na kagaya nung sa iba na yung louvers na style. So ito, okay lang. Medyo hindi siya prone to masira. Ito lang yung isa. Ito lang yung mga louvers niya. Ayan. So yan, balikan ko pala. Yung sa kasa kasi, hindi siya tinted dito. Sa harap, ano, kita nyo. So, medyo may dagdag rin yun sa init. Pag tirik yung araw, medyo mahina yung aircon. So, talagang medyo tinataasan namin yung speed ng fan. Isa yun sa mga cons. So, baka naman mga MG dealership, sana pa-full nyo yan. Yung sa amin kasi hindi full eh. Pero, no hate dun sa dealer namin. Sobrang bait, lalo na dun sa MG Marikina. Shout out to Sir EJ. Bilis kong nailabas to. So yun, balik tayo, diba? Ayun mo, sa style, in and out, panalo talaga, panalo. Wala na akong masabi. And also, the reason why I bought this car, the things that we considered is the space. Since, hindi lang naman to sa akin, family car namin to ng asawa ko. So, dalawa kami dito. So, the space na talagang makapagdala kami ng maraming gamit, at the same time komportable yung mga kids sa likod. Guys, I'm 5'8", 5'9". Nung umupo ako dito sa likod, sobrang spacious. Ay, malaki yan. Hindi ko lang alam kung ano, hindi kasi mapansin agad dito, pero sobrang spacious niya sa likod. So parang maluwag pa rin talaga. Sobrang luwag. I think pag normal people, I think 5, maximum 5 people, adults, pwede dito. Kasi wala naman kami balak magsakay ng marami, kaming pamilya lang. So, goods na sa amin talaga to. Sobrang goods. Yung likod, medyo magulo, so pasensya na. Yan. Ayun o, daming kalat, pero, so yan. Hanggang dulo yan, dun. Marami kang pwedeng ilagay. Sara na natin nakakaya. Baka mabash tayo. So yun, sobrang daming may ilagay. At the same time, spacious pa yung loob. Sa sobrang, ewan ko, yun na yung nakita ko. In terms of performance, napansin ko sobrang smooth niya. Kaya nabanggit ko ang bagal ng acceleration. Pero, pag nasa loob ka ng kotse, parang hindi mo nga marinig yung makina eh. Sobrang hindi mo marinig yung makina, hindi mo alam kung umaandar or whatever. Ang smooth niya i-drive. Ang ganda ng handling. Yung suspension, okay. Parang sumusunod lang siya eh. Sumusunod lang siya dun sa, kumbaga, pag may humps. Parang hindi siya yung matagtag. Hindi kasi tayo makapag-drive. Pero we'll do another video na drive natin to. Para medyo mas makita natin. So, kasi ngayon, puro salita ako lang eh. Pero, ang pinaka ano ko sa inyo is itong mapapakita ko is yung looks. Kung baga, kung
gaano siya kasulit, 'di ba, guys? Ano na siya? Kumbaga sa price point niya, pasok panalong-panalo na siya. May mga airbags, yung space, leather seats, basic lang yung sa gauge, pero okay lang. Pero may ano to, may ano tawag doon? Traction control, may hill assist. Pag naka-slant ka, talagang parang magbe-brake siya automatic. Tapos pag go-go ka na, yun, para siyang mag-unlock siya. Kumbaga yun yung hill assist niya na another pro sa akin. Okay yun, talaga na-ellipse ako eh pag nagaganan. So yun, may parang ano rin siya, may mga signal lights rin siya dito, which is almost lahat naman na meron ng ganun. Yun. So, kasi kami, we bought this car because of the, yung sa price point at the same time, what it has to offer sa aming pamilya. So, yun nga, syempre, ang pag-aano mo talaga is yung budget mo eh. Mas maraming mas maganda dito, pero yung budget mo ba kaya yung gusto mo, di ba? Although, hindi talaga ito yung gusto namin, pero we're learning to love it. Mahal na namin itong kotse na talagang sulit siya para sa amin. Na sa aming pamilya, sobrang komportable pa. Yun kasi yung hinanap namin eh. Comfort, tsaka yung talaga madadala ka from point A to point B. So far, we haven't had any problems with it. Ang hirap lang i-maintain ang block. Ang hirap lang. Talaga may mga maliit na scratches na siya. So, kailangan talagang maganda pa ceramic coating. So, yun. Ang dinagdag lang namin dito is na aftermarket. So, sana, ito pa pala. Sana nilagyan na ng MG ng talagang kasama na mudguard. Kasi wala siyang kasama. So, nilagyan namin. Harap. Tsaka yung sa likod. Medyo mahaba na yung vlog natin, ha. 20 minutes na. Ayan. Next is ito. Rain visor. Dagdag rin yan. Rain visor. At syempre yung ano, mat. Ayan. Medyo madumi. Yung mat. Ayan. Hindi ko napapakita lahat. Yung mat. At saka, naglagay rin ako ng engine cover. Dito sa ilalim. Hindi rin kakita eh. Pero, yung plastic type lang. Kasi medyo mahal yung ano eh. Yung aluminum. So, I think tatagal naman siguro yan. Para iwas pasukin ng mga daga at saka pusa. Kasi dati pinasok na pa ng pusa, guys. Seryoso, pinasok na ng kuting. So, yan. If you're on a budget for a subcompact or crossover SUV that is less than ₱1,000,000, I highly recommend this one. So, kung medyo kaya ma-exceed nung budget, go rather for the top 4 brands. Pero ito, for us, for your first car, this is not bad. Okay na to. So, this is my personal opinion. I think pwede na rin review. 6 months ownership review of the MG ZS style. So, yun. I hope may nakuha kayong ano sa akin sa... May napulot kayong aral or may napulot kayong info sa mga pinagsasabi ko ngayon. Yun nga, medyo matagal na yung bago nakapag-vlog ulit. So, this is Urban Ride PH and umikot-ikot lang tayo dito sa sakyan. Pasensya na, but hopefully, makalabas-labas na ulit soon. Back to normal na. Sana maging back to normal na. So, yun. This is the MGZS style and this is Urban Ride PH. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. My Facebook page, kahit na hindi ako masyadong active sa Facebook page. And take care and ride safe always. Peace!